ako ang may utang sa iyo, dapat ako ang humarap, 'di ba? Na magsabing hintay-hintay lang. Diyan hindi pwedeng hintay-hintay. More than a month 'yan. Hindi ganon. Lumabas lang siya. Please, lumabas ka. Ito ang naging panawagan ni Alias Alice makaraang humarap sa news team Agosto at 30. Nag-ugat ito matapos hindi na mailabas sa mga tinatayang nasa 2,300 mga investor, kabilang na siya, ang kanilang pera na ipinagkatiwala sa farm to market scheme. Isang investment scheme na ang pangako 60% kita mula sa 5,000 paunang kapital. Simula pa Hulyo, wala nang paramdam ang di umano ni CEO ng farm-to-market investment na ito. Mag-isip-isip naman po kayo kasi kawawa yung mga tao na nandito, saan nila babawiin yung mga pera nila. 600,000 piso ang na-invest dito nang aabot sa 2,300 miyembro sa buong Northern Luzon. Isang buwan matapos maibalita, iniutos na ng NBI Director sa tanggapan ng NBI Cordillera na maghain na ng kaso laban sa mga ganitong uri ng scam. The victims of these financial scams unjustly denied them of their hard-earned money and certainly will affect the economic stability and family provisions. Yun lang, nananatiling malaking hamon sa kanila ang makapaghain ng kaso laban sa mga ito. Mula kasi sa 300 naghain ng reklamo, ni isa sa mga ito ay hindi pa nagsasampa ng kaso. Kung hindi kayo magko-cooperate dyan, wala kaming magagawa o kahit sinong law enforcement agency ay walang magagawa para ma-entrap sila. Ang mangyayari, magkakaroon lang ng regular investigation na usually tatagal dahil ang daming data na kailangan kunin niya. Kung magkataon, maharap sa patong-patong na kaso ng syndicated estafa ang mga sangkot sa farm-to-market scam. With the full cooperation of complainants, we hope to document the deceitful process and ultimately file formal charges of syndicated estafa against the perpetrators. Sa mga mahinaing at reklamo, maaari na makipag-ugnayan sa pamunuan ng NBI Cordillera upang ito'y mabigyang aksyon at hustisya sa lalong madaling panahon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.